aklat ng Hebrews. Or Hebrew. Hebrew sa tawikan Tagalog. Dito sa Hebrews chapter 12. Verse 15. Ito po ang aming gusto ngayon. Ito ang sabi dito. Inulit ko. Hebrews chapter 12. Verse 15. Ang sabi dito, pag-ingatan ninyo huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Tayo manalangin, Lord, salamat po Diyos sa pagkakataon na to na binigay mo sa amin na upang ikaw ay aming napaglilingkuran, Panginoon. At ikaw ay patuloy namin sambahin at patuloy, Panginoon, na magsalo ng mga pagpapala mo mula sa iyong salita dahil alam namin, Panginoon, ng iyong salita ito ang patuloy na magbibigay ng kaliwanagan sa aming mga kaisipan at ito po, Panginoon, ang magbibigay ng challenge sa amin upang kami ay makapagpatuloy na maglingkod sa iyo at, Panginoon, narito nga na naman kami upang makinig ng iyong salita. Dalain ko, O Diyos, na nawa, basbasan mo ang iyong salita at nawa, Panginoon, ganun din ang iyong lingkod. Nawa, Panginoon, basbasan mo ang aking isipan at puso, Panginoon, upang magawa ko, Panginoon, na i-deliver ng maayos ang iyong salita at nawa, Panginoon, bawat makapaginig sa umaga ito ay maunawaan nila ito at may-apply nila ito ng maayos sa kanilang buhay upang sa ganun, Panginoon, patuloy na maayos ang kanilang relasyon sa iyo at patuloy na ang bawat isa ay makapagpatuloy, Panginoon, upang damhin ang patuloy na pag-ibig mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at anuman ang plano ng kaaway upang hadlangan, Panginoon, ang patuloy naming pag-inig ng iyong salita. Gadalain ko, O Diyos, na gapusin mo siya upang mawala siyang magawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan upang hadlangan, iskurguin, wasakin ang aming pag-inig ng iyong salita. So, dalain ko, Panginoon, ikaw ang mag-take full control sa amin sa gawain ito, Panginoon, upang sa ganon mangyari po, Panginoon, ang iyong nais, Panginoon, na mangyari sa umagang ito. Lord, salamat po at ito po ang aming samutalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Okay, sa umagang ito, mga kapatid, ang sabi ng ating teksto, ang sabi niya, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Then, huwag kayong magtanim ng sama ng loob ng dahil dito'y napapasama ang iba. So, sa umagang ito, mga kapatid, kung may tema man na nais kong ibahagi sa bawat isa sa umagang ito, ay ito, the danger of bitterness. Kapag sinabi natin danger, ano ang pagkaunawa niyo? Diba, pag sinabi natin danger, panganib. Yan po ang Tagalog ng danger. So, ibig sabihin, ang panganib ng sama ng loob. Alam niyo, aywan po kung nasubukan na ninyong namasyal sa isang lugar o isang parte ng isang establishment na doon mayroong nakalagay na danger zone. Kapag nakita niyo yung ganung karatula o signboard, ano yung tatakbo sa isip niyo? Mapanganib. Diba, maaari kayo na iiwas. Kasi ibig sabihin, mapanganib doon sa lugar na yon. Kasi ibig sabihin, lalo na doon sa mga mayroong high voltage, doon na kapag nagkamali ka, maaari kang mamurinto o maaari kang higupin ng kuryente. So, ang gagawin mo ay hindi ka na tutuloy doon o iwas ka na doon. Ngayon, sa umagang ito naman, mga kapatid, ang ating pag-uusapan nga ang pananib
ng sama ng loob. Kasi ang problema, ang sama ng loob, lahat tayo ay prone nito. Lahat tayo ay talaga na nangyayari ito sa atin. Hindi natin maiiwasan na magkaroon ng sama ng loob, pero tingnan natin na nawa ang sama ng loob ay hindi po manatili sa ating buhay. Kundi yung sinabi ko, gaya ng sinabi ko last Sunday, na kapag may panahon kayo na hindi maganda yung ugali niya, hindi maganda na yung paaring yung mga maging yung mga anak mo, mayroon silang mapupulot na hindi maganda doon sa bisita mo, ano ang dapat mong gawin? Siguro naman, kapag ganon, ayaw nating sabihin na umalis na kayo, pero naniniwala ko gagawa tayo ng paraan na hindi masaktan siya, pero naniniwala ko na gagawa tayo ng paraan na aalis sila ng maayos, na hindi ka rin nakasakit sa damdamin niya. Di ba? Pero kung yung bisita nyo ay nawiwili ka, magandang bisitahin talaga, magandang patuloyin, sigurado, ayaw mo na kayo umalis, mag-stay mo na kayo. Maaaring ganyan sabihin natin, dahil biglang na napalagay yung ating kalooban. Ganun din mga kapatid, ang dapat po, ang sama ng loob, kasi itong bagay na to, itong sama ng loob, ito po ay marami ng sinira na relasyon ng magnobya, relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magkakapatid, o relasyon ng pamilya. Marami na po ang sinira nito. At nawa sa umagang ito, maunawaan nawa natin na ang sama ng loob, gaya ang sinasabi ng Hebrews, na dapat, gaya ang sabi niya dito, huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito ay napapasama ang iba. So sabi dito na dahil dito napapasama ang iba. At kung titingnan din natin, ang sama ng loob, kung titingnan natin, ang sama ng loob, kung titingnan natin, ito ay nakakasugat. Ito ay talagang kung babayaan natin yung sugat, sino ba dito yung nasubukan ng nasugat? Na yung sugat na yon, ang liit lang, pero napabayaan nyo, ito ay lumaki at ito ay naging problema sa inyo. Sino na nasubukan ng ganun? Mayroon po akong kilala na itong taong ito nagkasugat. At yun, pinabayaan niya. Pero alam nyo, yung sugat na yun, dahil pinabayaan niya, lalo na siya po ay magbubukid din. So, siya din po ay pumupunta doon sa bukid. At alam nyo ang nangyari, yung sugat niya, nagkaroon ng infection. Na-infection yung sugat niya, at dahil doon, tinagnat siya, at yun, nagpaduktor. At alam nyo, nung nagpaduksob siya, ang laki na nagastos niya. At dumating pa, parang talagang grabe yung pakiramdam niya, nanginginig siya sa sakit na halo-halo na eh. Pati parang nagiginaw na rin siya dahil doon sa infeksyon niya. So nanginginig siya dahil yung sugat niya nagka-infeksyon. Kaya dito mga kapatid, dapat po natin tingnan na ang sama ng loob, kung patuloy natin itong aalagaan sa ating buhay, ito ay maglilikha ng sugat. At ang sugat, kapag hindi natin ito naalagaan, hindi natin ito agad binigyan ng lunas, yan ay lalala. At gaya nga ng sabi ko,
pwede rin niyang magkaroon ng nana o magnaknak yung sugat. At kapag nagnaknak yan, delikado. Kaya sana ang sama ng loob, kung yan din po ay delikado, yan po ay mapanganib, dapat po natin itong agad na bigyan ng lunas o dapat itong gamutin natin kaagad at huwag nawa nating pabayaan sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Sa araw na to, hindi po alam kung may sama tayo ng loob. Kasi maaring mayroon tayong sama ng loob sa ating manunggulang, sa ating kapatid, sa ating ka-church members, o sa ating kapwa mananampalataya o kapatuliran natin sa Panginoon. Ngayon, kung hinahayaan natin yung sama ng loob na yan, eh maaring masira din ang ating relasyon. Alam nyo, gaya ng sabi ko, ang sama ng loob, marami na itong winasak. Winasak na relasyon, relasyon ng mag-asawa, relasyon ng mag-nobya, relasyon ng magkakapatid, relasyon ng pamilya, relasyon ng magkakamag-anak, at minsan pa nga, kahit doon sa loob ng tahanan, dahil sa sama ng loob, kung tingnan mo, parang hindi sila magkakakilala. Walang pansinan. Parang walang nakikita. Parang walang nararamdaman. Kasi nga, yung sama ng loob, yun ang sumisira. So sana huwag nating hayaan na yung sama ng loob, tayo ay sugatin niya. Sugatin niya yung ating kalooban. Amen po ba? Amen. At dito, mga kapatid, hindi lang po ang sama ng loob, kung titingnan natin, bakit ba sumasama ng loob ang bawat isa o ang isang tao? Bakit kaya sumasama ng loob? Ano ang dahilan? Ano ang root cause nito? Di ba, sa isang anak, sumasama ang loob ng isang anak kasi minsan na-disappoint. Diba? So, dito, disappointment, minsan yan po ang sanhi ng sama ng loob. Gaya ng isang anak, kapag pinangukuhan mo yan, nabibilhan mo ng laruan, pag di mo yan binilhan, masasaktan yung kanyang kalooban. At pagkapatuloy mo yan na hindi ginawa, ang sasabihin niya, wala kang pinta. Wala kang isang salita. Hindi ka marunong tumapad sa pangako mo, kundi yung pangako mo pala, napapako. Kaya, alam nyo, marami pong tao na nasasaktan dahil sa pangako, na yung pangako, hindi natupad, hindi nangyari, kaya yun, na-disappoint ang karamihan. Pero salamat sa Diyos kung tayo ma-disappoint man sa mga tao, pero sa Diyos, kung hahanapin natin sa Kanya ang pangangailangan natin, naniniwala ko na hindi tayo ma-disappoint. Kundi ang Diyos ay laging nakahanda para tayo ay pakinggan niya